ilang araw bago ang fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay nag-impake na itong si Coach Nenad Vucinic. Nag-file na ito ng resignation para sa kanyang position sa coaching staff ng Gilas Pilipinas. Marami nagsasabi na hindi na sila nagugulat na susunod ito kay Coach Tab Baldwin dahil matagal na itong kaibigan at kasama sa pagko-coach ng dating Gilas Program Director. At ang dahil nga sa pangyayari, maiiwan sila Coach Tim Cohn at iba pa sa pag-handle ng Gilas build-up at lalo na nawala pang ina-announce yung coach. Well, of course ay mapapaisip tayo na bakit bigla ang desisyon ni Coach Nenad at maraming nagsasabi sa social media bakit tinanggap ng SBP ang resignation ni Coach Nenad samantalang si Coach Chot ay pinigilan. Well, it makes sense dahil napakadali ang pagle-let go sa isang Serbian Kiwi coach. Kaya isa na naman itong iisipin ng mga Pinoy basketball fans. Ayon daw sa sources, ay sinubukan naman talaga ni Coach Nenad na tumulong at sa ngayong iba na ang program director ay mahihirapan na itong makatrabaho ang pumalit sa pwesto ni Coach Tab Baldwin. Isa raw malaking kawalan ang pagre-resign ni Coach Nenad. Sa kabila nga ng mga isyong hinaharap ng Philippine basketball, ay still solid pa rin ang commitment ni Kai Soto sa ating national team. At ang maganda rito ay suportado ito hindi lamang ng Adelaide 36ers, gayon din mismo sa pamunuan ng NBL. Ginawan nga ito ng artikulo at dumalabas na suportado nila ang paglalaro ni Kai ngayong window ng FIBA World Cup. At ayon mismo kay Kai na siya ay natutuwa sa kanyang pagbabalik bansa at excited ng maisuot ang national jersey. Dagdag pa ni Kai na kahit qualified na ang ating bansa ay crucial ang mga darating na window para sa build-up ng chemistry ng team at para maging ready sa 2023 World Cup. At ayon din sa kanya na ang goal sa darating na dalawang laban ay piliting manalo. Mukhang ito ay taliwas sa kumalat na hindi natin kailangan manalo laban sa Lebanon. It is a winning attitude. Ito ay kanyang natutunan sa kanyang mga dating national team coaches. And logically, tama naman talaga. Bakit nga naman siya mag-aaksaya ng oras na iwan muna ang isayo ng Adelaide at magpapatalo lamang at mag-aksaya ng pagod. Tinawag naman niyang big challenge ang Lebanon dahil na rin sa magandang performance nito noong nakaraang FIBA Asia Cup. At sa ngayong kulang pa sa sentro ay mapapaisip talaga si Kai dahil malaking task ang kanyang haharapin sa pagharap sa mga big men ng Lebanon. Sa kabilang banda ay pinagmalaki naman ni Kai na may mahuhusay na players tayo ngayon at may magandang sistema. Yun lang ay kung magkakaroon daw ng magandang preparasyon.